So ayun nga, di ba? What's up po sa inyo, mga kamata. At kung napapansin nyo po, mga friend, no, mukha akong, no, hindi ko po maintindihan yung sarili ko ngayon. Wala pong gumising sa akin, no? Tanghali na po ako gumising. And, tamad! Nakadahilanan po, mga friend, no? Na napuyat po ako kagabi. Ano-ano po yung mga pinaggagawa ko sa buhay. So, despite sa paggising ko ng tanghali, ano po, ay wala pa rin makakapigil sa pagbablog ko. At dahil tanghali na ako gumising, mga friend, no? Wala nang toothbrush. Sabak agad sa vlog. What? Diba? Pag igagan mo yung katawan ko, no, mga kaibigan, meron pong mga ano, namumuumong kadiliman. Gago! So, huwag na nating patagalin masyado, mga friend, dahil ako'y gutom na at hindi pa ako kumakain kanina pa. Our topic for today's video, mga kaibigan, ay walang iba kundi ang isang ginto na naman. Puta, lahat po ng gamit namin kasi ginto, no? Kaya huwag na kayo magtaka kung bakit ko sinasabing ginto, no? Kasi lahat mahal. So, ang pag-uusapan po natin ngayon ay walang iba kundi ang vellum. So, sa mga hindi pa nakakaalam kung ano po yung vellum, no? I-search nyo ngayon. Tapos, makikita nyo parang coupon lang, no? Parang coupon na napakakapal, tapos nilakihan lang ng konti, tapos yung price lumaki din. Ito yung uri ng papel, mga friend, no? Na bawal ka pong magkamali. Dahil pag nagkamali ka, putik, 10 piso ang isa. Imagine mo, nagkamali ka, para mong tinapon sa... para mong nagtapon ng 10 piso, no? Tapos nagkamali ka na naman. Tapos nagkamali ka na naman. Sabihin na natin 5 beses ka nagkakamali. Napakayaman mo. 50 pesos, no? Sinayang mo lang. Binigay mo na lang sana sa akin. Abadi, maganda yun. Kaya sa mga gumagamit ng vellum board dyan, no? Seryosuhin nyo po mabuti mga pinaggagawa nyo. Putik, hindi ko po alam kung 10 peso yung presyo ng isang vellum. Or 12. 12 ni ata, oh. Sa ibang lugar kasi, mga friend, ay 13 pesos, no? At para maipakita ko sa inyo kung ano po yung itsura ng mga pinagsasabi ko ngayon, no? Kung ano po yung itsura ng vellum, kukuha po ko ng example. Kita nyo yun, ha? Ito po yung vellum, mga friend, no? Kung makikita nyo po, ito po yung vellum na size A3 po. Kung baga, mga kaibigan, ang sinasabi ko pong 10 peso ay yung whole vellum, pero ito ay nasa 6 pesos lang ata to. Puta, 6 Iyaman mo po. Ang presyo nito, mga friend, ay aabot po ng 6 pesos to 7 pesos. Yun po yung pagkakaalam ko. Once na nagkamali ka sa mga pinaggagawa mo sa buhay, ay masasayang po yung vellum na to para ka pong nagtapon sa dagat ng 6 pesos. Isipin mo yun, mga kaibigan. Bawat pagkakamali mo, meron ka nasasayang, no? Binibigay mo na lang sana sa akin. Eh, meron pang nakinabang. At karamihan sa atin, mga kamata, na once na nagkamali sa mga pinaggagawa niya sa buhay, ay pinupunit niya po yung vellum. Hindi pa naman mayaman, no? Ang yaman mo, pinupunit mo lang yung vellum. Pwede mo naman gamitin sa likod, diba? Makapal naman yun. So, sa mga hindi po nakakaalam kung paano po magpunit ng vellum, no? Pagpupunit. Tuturuan ko po kayo kung paano magsayang ng pera. Total, yun naman. First step, mga kaibigan, no? Paano magsayang ng pera, no? Gumamit ka ng vellum board, tapos mag-drawing ka ng kung ano-anong bagay, no? Na hindi naman, no? Na hindi mo naman kailangan, tapos hindi naman ganun kaganda. Tapos, papaypunit, no? Punitin mo agad, dahil hindi maganda, dahil hindi mo nagustuhan. Punitin mo. At kung paano magpunit, mga kaibigan, tuturuan ko po kayo. So, una po, ha? Kuha po kayo ng vellum board, ha? Kunin nyo po yung vellum board na binili nyo kamahal-mahal. Tapos, ilagay nyo po yung kamay nyo dito, no? And yung kamay nyo dito. Kung baga, mga kaibigan, ha? At the center po, mga kaibigan, no? Dapat pantay po yung sukat, no? Dapat walang labis, walang kulang po, no? Pantay po yung sukat, then... After that, mga kaibigan, before we proceed to our experiment, huh, I'm just telling you that this vellum is so expensive. So let's do this, and let's fine do this. Una-una, mga kaibigan, before you punit-punit the vellum board, isipin mo mabuti yung mga paghihirap ng magulang. Isipin mo mabuti, mga kaibigan, na ang pupunitin mo ay nasa halaga 6 pesos to 10 pesos, mga kaibigan. Oh, that's parang pinagtuturo.
Dahil ating patagalin, mga friend, and I will teach you how to waste a money, and let's do this. First step is push your right hand down, na? Let's do this. And as you can see, mga kaibigan, as I push down my right hand, there's a little bit crack here, no? This little crack here, mga kaibigan, ay magpapaalala sa'yo yung mga paghihirap na magulang. Magpapaalala sa'yo yung mga paghihirap na mga magulang mo, ha? Nagpag-aralin ka at makakuha ng mga pera at nagpapakahirap para lang magkaroon kayo ng makain. Tapos ibibili mo ng velom, tapos pupunitin mo lang. At ito rin yung mga papaalala sa iyo, mga kaibigan. Gago kang tao, di ba na magpupunitin mo yung ganitong kamahal? Actually, mga kaibigan, ako yung nagpunit. Ako yung alang ating gumagawa nito sa Pilipinas. Ako lang ating nakapakabaliw na. And after that, mga friend, we're going to tuluyan na itong velo na to because di na po siya magagamit. And we're trying to do my best how to cry later. So ayun nga, no? No, tuluyan na God, natin. Please, no! 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 So ayun, mga kaibigan, natuluyan na po yung aking velum. And I feel pain and I feel so very uncomfortable today. And I was shot because my plate is fucking dead. And also, thank you for watching, mga friends, for your supporting this channel. And thank you for making... And I hope you learn something how to waste money. So we're not done, mga kaibigan, no? Hindi po doon nagtatapos yung ating video. Baka akala nyo po nagtapos na doon, no? Hindi po nagtapos yung video doon. Ang nagtapos lang po yung velum ko. Warning po, ano? Warning ko lang po ito. Huwag nyo pong gayahin yung ginawa ko kanina. Dahil isa po itong hindi po kanais-nais na gawain ng isang matinong estudyante. And my advice to all students, especially Archi students and also civil engineering and other courses na gumagamit po ng vellum board. Kapag gumagawa po tayo ng ating drawings or plates, no, tinatawag nating plates, ay gawin po natin mabuti, ano po, at seryosuin po natin yung mga bagay-bagay na pinaggagawa natin sa buhay. At wag po tayong naglalaro-laro dahil hindi po biro yung presyo ng mga ganitong bagay. At lagi nating iisipin na this vellum is the last, no? Sipin nating last na yon. At kapag nagkamali pa tayo, ay wala na tayong magagamit na iba. So ganun po yung isipin natin para galingan po natin at hindi na tayo magkamali, no? Hindi naman natin maiwasan magkamali, ano po, dahil tayo ay tao lamang. Lagi nating iisipin, mga kamata, na ang isang bagay, no, kahit na mura yan, punang bagay ay mahalaga. So wag po nating aksayin at wag nyo po yung ginagaya yung mga ginawa ko kanina. So yun lang, mga kaibigan. I hope na nabuhayan po kayo sa videong ito at natauhan, no po, na magtipid-tipid po tayo dahil ang mamahal po ng gamit natin. And before we end this video, magsha-shoutout muna tayo. Shoutout kay Ken Kevin Villaflor and shoutout din kay Jesaris World. Legit ba itong pangalan mo, ha? World? Mundo? Parang ganda mo jowain, ha? Kasi kapag ginawa, masabihin ng boyfriend mo, you are my world. And shoutout din kay Christine Manawag. And also, shoutout kay Unique Crafts. Meron po siyang channel, mga kaibigan. And kung gusto nyo po mag-subscribe sa kanya, about po siya sa architectural plates, no? Pagka nagre-render-render po siya. And baka may matutunan kayo sa kanya. So, subscribe kayo sa kanya. Baka may mas matutunan kayo kaysa dito. And shoutout din kay Joella Rivera. And also, shoutout kay Erickson Daniel Panis, no? Panis po yung apelyido. Boom Panis! And shoutout kay Jovan Mahinay. Nang hina ako bigla. So, yun lamang yung mga nagpa-shoutout. Ano po, mga mata? Yung mga nag-comment po ng upper. So, sa mga gusto pong magpa-shoutout, no? Just comment below, no? Just comment the below. Just comment upper, mga kaibigan. Sa comment section, malamang. Huwag po kayong mahiyang mag-comment ng upper. Upper! Upper! And so, hanggang dito na lang, mga kamata. I hope you like the video and subscribe na rin kayo kung gusto nyo yung ganitong klaseng content, no? And hanggang sa muli, mga kamata, peace!